Kapag may alak, may warak. Crap! Kasi, ayan, napatay ka, nayari ka sa nanay ko! For the song. Tapos, pagkatapos ng silo, pag ganito na ako, umihi ako sa trash bag habang nasa biyahe. Yuck! Hindi mo ako kayang lap-lapin, gano'n sabi. Yuck! Oh my gosh, gano'n ako kapangit paglaseng. Papasok with high power. Lalabas na naka-wheelchair. Dahil sunod-sunod ang mga ganap namin sa mansyon, deserve namin na mag-enjoy. Kung si Lights lang ang bumagsak sa club hype, let's see if saka lang pa rin sila. Dahil another party-party session na naman, but this time, dito kami lalagabog sa silo. Ang season 7, tahimik pa sa umpisa. Sino kaya ang mga mawawarak? Ayun! At hindi rin nakatiis. Hala sige, shot lang ng shot. Kapag may alak, may warak. Ang tanong, naalala pa kaya nila mga kaganapan? Okay. Yan, nako! I'm so behave! Kabait ako eh. Hindi. Patay ka. Hug lang. Nag-hug. Patay ka! Oh, kita nyo kung paano umiiwas ang person! Umiiwas ang personification. Alam ko yan. Alam nyo ba, nung umaga, doon ka lang nalaman na wheelchair ako. Kasi wala talaga akong pakiramdam nung gabi. Tapos yun na nga, wala madaya eh. Kasi bigay kasi ng bigay eh. Pero nung time na late na ako na uminom. Huy! Yung itsura ko dyan! Hindi! Yung iba hindi ko maalala, pero di naman sobrang bagsak. Noong nagsilo kami, syempre kakasenob lang ni Jabe noon, tapos expected ko na magkikita kami. So syempre, bilang isa sa pinaka-close ni Jabe dito sa loob ng mansyon, syempre masaya ako, natuwa ako na, ito may time pa na makakasama ko tong taong to, kasi kahit sabihin ng iba na may issue dito sa loob ng mansyon, may ganto-ganyan, anong nangyari, ganyan. Siyempre, malapit sa akin yung taong yun. And nung time na yan, nagkakamustahan kami, nasagkakuntuhan kami kung ano man yung nangyari sa labas ng mansyon, ganun. Gagi! Sino siya?
Parang ano? Gumagano. umiiyak ako niyan. Umiiyak ako niyan kasi ano, hindi kasi ako umiinom talaga. Hindi ako sanay uminom. Eh, nung nagpunta kami, kailangan ko talagang uminom. Tapos, sa sobrang kalasingan, sa sobrang hilo, napaiyak talaga ako, napatawag na talaga ako sa nanay ko. Nanay, ganun na lang. Masaya naman. The best naman yung experience. And may nasolve naman na problem din. May nagka-problem kami ni misunderstanding ni Gray. Kaya, the best talaga yung nagsilo kami kasi nagkaroon kami ng clarification sa isa't isa. Yun. Hala, hindi ko maalala yan. Hindi ko makala. Kaya pala pagising ko, ba't may pula ako dito? Akala ko sinuntok ako. Hindi ko na maalala yan. Kailan nangyari? Ala, hindi ko na talaga maalala yan. Pero naalala ko yung ako yung nag-aano kay Kate. Yan yung naalala ko kasi trippings. Pero yan, hindi ko na talaga siya maalala. Lakas mo! Hindi ko talaga maalala yan, promise. Pero naalala ko yung ako yung nag-aano kay Kate. Nang titrip sa kanya. Yun yung naaalala ko. Pero yan na... siya yung umaano sa akin, hindi ko talaga maalala. Kasi po, yung nangyari dyan, eh diba, nung unang ano kasi namin, nung sa secret bar, yung nagka-issue kaming dalawa kasi nag-ano kami noon. Naglaplapan kami noon time na yon. Tapos, sabi niya, "Di mo ako kayang laplapin," ganon, sabi ni JD. So sabi ko, "Kaya ko." Eh, di ginanon kasi JD. Nag-anuhan kaming dalawa. Tapos, nung sunod na ano natin na bar sa ano pa, saan nga yun? Sa Hype. Hindi ako noon uminom masyado kasi na-trauma ako nung last. Kasi biglang pagkagising ko, may issue na ako na laplapan daw, ganon. Kaya hindi ako masyado uminom sa Hype. Tapos, tumabi bigla sa akin si JD noon. Sabi niya sa akin, "Ano, laplapin mo nga ako," gano'n. Ginanon ako ni JD. Kiss nga. Kuya Mark! Kuya Mark! Wala, hindi ko nakita eh. Isa pa. Wala, hindi ko nakita eh. Lap! Before that, sinabi daw ako bahala kay Gay. Okay. Utang ina mo. Okay, excuse. Walang gagano, hindi. Utang ina ka. Ayoko na. Lasing ba kayo nun? Nung sasasakyan, nalasing na ako. Ako lasing talaga ako. Oo, nung sasasakyan, nalasing na ako. Nung bagsak wala, kasi, diba? Nung wala, kasi sabi ko, hinihila ko ni Anya na dumikit sa kanya nung sa ano, sa may silo pa. Mm-hmm. Sabi ko, napainom siya. Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi mas malalasing ako pag nag-i-stay ako, naka-steady ako. Kaya sabi ko sa kanya, maglalakad-lakad ako, kailangan ko maglakad-lakad kasi mas nahihilo ako. Di ba pag alis mo, ano? Tulog na ako. Oo, nakahiga na siya dun sa may ano, sa may upuan. Tapos yun na, nung basta pagka na-steady talaga ako, nahihilo na ako, nagwa-blackout na yung paningin ko. Kaya wala na. Ako tulog. Alam yung after, dyan. Pag alis ni Amber, tulog na ako. Kasi si Lorna, parang hinila niya ako, paiga. Tapos tulog, dabagsak din ako. Nung natulog siya, nakatulog din ako. Tapos, after nun, pagising ko, wala, diretso suka na. Tapos wala na akong minaalala. Nawala lang yung lasing ko sa may ano van. Kasi yung, yun. Uy, patay naman ang person! Twerker! Ay! Sino? May sinasayawan? Ba't parang zombie? May sinasayawan? Sino yun? Ay, sorry. Sino yung sinasayawan na yun? Lalaki pala siya. Hoy! I remember the day. Kaya mo? Hindi, pero... tropa naman kasi yun. At normal kong ginagawa sa lahat, kahit outside world. Normal naman ginagawa ko yun. Kahit napasok pa ako nung college.
Sobrang normal niyan. Pero at least yan lang. Malay mo, hindi pa dyan nagtatapos. Oo, at least yan lang. Actually, yung mga palibot na bars doon, napuntahan ko na. Pero yung silo, first time ko talaga sa silo. Kaya thank you so much sa experience. Oh my gosh, I see. And wala lahat ng siguro, yan, yung ginawa ko naman doon, naging normal na gawain ko yon nung college days pa ako. And kung nabit-bit ko dito, it's me. So that's me. That's you. Ito kinuwento sa akin pa nung mali. Actually, naalala mo pa yung part na yan. Actually, alam ko kay Manel ako nakadikit magdama. Pero alam mo yung ganyan. Tapos kinuwento niya rin the next day sa akin. So sabi ko, putol-putol, pero I know. And I don't regret doing it. Pero yung cheeky ko na dyan, no? Pangit ko pala paglasing. Akala ko fresh pa din. That night, actually, bago pa umalis, kasi bago i-announce na alis, kami ni Manel lang magkasama sa veranda. So parang vibe, nagkaka-vibe na kami, ganyan-ganyan. And then, nung in-announce na alis, kami yung magkatabi sa van. Tapos, nung time na nalaman kong sa silo pupunta, kasi sabi ko sa sarili ko before, never na akong babalik ng silo kasi yung last na punta ko is with my ex na aking totga. So, sabi ko kay Manel, nung na-realize ko na sa silo pala pupunta, feeling ko maglalasing ako. So, if ever malasing ako, it's either sa kanya lang ako nakadikit or kay Lorna. Kasi nagsabi talaga ako kay Manel na parang take care of me once nalasing na ako kasi hindi talaga mawala sa isip ko yung pagbalik ko ng silo.